What's up guys? It's another day, it's another vlog na naman tayo mga ka-keepers. So ayan guys, gaya ng vlog natin kahapon, so meron na naman tayong question and answer portion about betafish at iba pang klaseng mga isda. So meron namang limang nagtanong dito mga ka-keepers. So ang unang nagtanong ay si shoutout to Brandon Lido. So ang tanong niya, Idol, ano po bang dimension ng grow out tank nyo para sa fry? Meron po bang minimum dimensions? So ayan mga ka-keepers, ang size ng ating grow out tank or grow out tub natin, kasing laki guys ng ref. So kaya meron tayong ref tub dyan, yun ang ginagamit natin pang grow out. So pwede din tayong gumawa ng mga trapal na pond mga ka-keepers. So depende yan guys sa inyo kung gaano kalaki. So mas malaki, mas mabuti, mas mabilis lumaki kapag malaki yung space mga ka-keepers. So kung maliit naman yung space, okay lang din guys. Kung maliit ang space, mabubuhay naman yung mga betta fish. Pero mas maganda kung malaking space yung ating grow out para sa ating betta fry. So ayan mga ka-keepers, sana nasagot ko ang tanong mo Brandon Lido. So ang next na nagtanong ay si shoutout to Leo Conag Jr. Idol, tanong ko lang if paano gamutin ang swim bladder disease. So salamat Idol, shout out from CDO. So Cagayan de Oro siya mga ka-keepers, si Leo Conag Jr. So paano ba gamutin ang swim bladder disease? So simple lang guys. Una, dapat yung taas ng tubig ng ating betta fish ay 2 to 3 inches lang. Kasi ang swim bladder guys, nahihirapan siyang lumangoy. So ang cost niyan is kadalasan hindi siya natutunawan yung mga betta fish natin, kaya nagkakaroon ng swim bladder disease. So ayan guys, dapat ang level ng tubig niya, yung taas is 2 to 3 inches. Lagyan niyo ng talisay at konting rock salt mga ka-keepers. Ayun. So yun yung mabisang gamot para sa ating swim bladder disease. Then wag nating pakainin yung isda ng 3 to 5 days. So after 3 to 5 days, pwede nating balikan yung mga betta fish natin na nag-swim bladder. So check natin guys kung gumaling na ba sila mga ka-keepers. So kapag gumaling na, effective yung ginawa natin. So yung swim bladder disease mga ka-keepers, meron tayong vlog niyan dahil nagkaroon tayo ng swim bladder na betta fish. So gumaling naman siya, sinunod ko lang yung sinabi ko na 2 to 3 inches yung taas ng tubig para hindi mahirapang lumangoy. Then lagyan ng talisay at konting rock salt. So hindi ko rin pinakain ng 3 to 5 days mga ka-keepers. So maraming salamat Leo Conag Jr. ng Cagayan de Oro City. Ang pangatlong nagtanong ay si Engelbert Galdo. So ang tanong niya guys, ano pong pinapakain mo sa betta fry kapag nag 1 month old na pataas? So ngayon mga ka-keepers, simula nag-breed ako, ang pinapakain ko sa aking mga 1 month old na fry is dapnya. So dapnya, pwede na silang kumain ng dapnya. Ay ng ano guys, yes, dapnya nga. So kung wala naman tayong live food mga ka-keepers, pwedeng-pwedeng ipakain ang PO1. So ang PO1 guys, sa mga nagtatanong, yun yung mga para siyang ano, feeds siya ng isda. Maliliit siya, parang mga maliliit na granules guys. So kayang kainin ng mga 1 month old pataas na mga betta fry. So pwede din yung mga ka-keepers, yun ang ginagawa ko kapag wala akong live food. So ayan, pwede din yung egg yolk. So steam nyo lang, then yun yung ipakain ninyo sa mga 1 month old pataas na mga fry. So pwede yan guys. So kung meron naman kayo makunan na mga live food gaya ng dapnya or kitikiti or tubifex, pwedeng ipakain yun sa mga betta fish natin mga ka-keepers. So sana nasagot ko ang tanong mo Engelbert Galdo. So ang next na nagtanong ay si John Lloyd Makabidang. So shoutout sa John Lloyd Makabidang. Ang tanong niya, ano po dapat gawin para mas dumami yung itlog ng female? So number one na gawin ninyo para mabilis dumami yung itlog ng female, kailangan matured yung ating female. So yung mga breeder size na female guys, ang i-breed natin para siguradong maraming itlog. Then kailangan pakainin natin ng live foods yung mga betta fish natin na female before tayo mag-breed para kondisyon sila. Ayun guys, maganda kasi yung mga live food mga keepers dahil nakakapag-kondisyon yun ng mga female betta. Then ayun, pangatlo, ipakondisyon nyo lang yung female betta ninyo, dapat walang sakit bago i-breed.
at hindi matamlay mga ka-keepers. So, yun ang sikreto para mabilis dumami yung itlog ng mga female beta natin. So, sana dyan, Lloyd, makabidang nasagot ko yung tanong mo. Then, ang huling nagtanong ay si Julio Cervantes. So, shoutout sa Julio Cervantes. Sabi niya, Sir Lian, pwede po ba i-transfer ang 1-week-old fry sa grow-out tub nila? So, ang sagot ko, Julio Cervantes, yes, pwedeng i-transfer yung mga 7 to 10 days old na fry natin sa grow-out tub. So, mas maganda yun kasi mas mataas yung chance na mabubuhay yung ating mga fry dahil nga nailipat na sila, hindi na mapulot yung kanilang mga tubig. So, ang ingay ng mga manok namin mga ka-keepers. So, ayan. So, pwedeng-pwedeng i-transfer ang 7-old na fry sa kanilang grow-out tub. So, ayan mga ka-keepers. Maraming salamat sa mga nagtanong. Shoutout sa inyong lahat dyan. Sa mga gustong magtanong dyan, mag-comment na kayo sa video na to mga ka-keepers. Then, sa susunod na vlog, kung sino yung makipili natin ng mga tanong, i-feature natin yan. So, masa-shoutout din kayo mga ka-keepers. So, ayan guys. Tara na, let's go. Magja-jar tayo ng iilang beta fry. So, tara, let's go. So ayan mga ka-keepers, dito natin kukunin yung mga fry na i-jar natin. So meron tayong mga na-breed dito na half moon. So ayan guys, naka-ready na yung kanilang mga lalagyan. So ayan. So ang gagawin natin, kukunin natin yung mga malalaki na. So iwan lang natin yung mga maliliit mga ka-keepers. So ayan guys. So nandun sa dulo may malaki dito mga ka-keepers. Yung sobrang liksi, sobrang bilis. Ayaw magpahuli. Yun guys, ayaw magpahuli. Yun. So meron tayong naisama na fry na maliit. So, mamaya na lang yan. So, yeah. Yun guys. So, tatanggalin na natin sila para makahabol yung ibang mga betta fish sa paglaki. Tatlo. So, meron tayong limang nakuha. So, nililiksi mga ka-keeper, sobrang bilis. Yan. Thank you.
Ito mukhang crown tail na mascot, ayan. So ayan guys, okay na siguro yan mga ka-keepers. So next time na lang yung iba dyan. So ito muna. Ayan. So ilalagay natin sa maliit na bote. Dalawa na. Crown tail na mascot. Apat, lima, anim, so ayan mga keepers, siyam yung nakuha natin na ayan. So balik natin to guys dahil merong beta. So ayan mga keepers, meron tayong na jar dito na 9 pieces na beta fish. So meron tayong nakitang isang crown tail dito guys, ayan. So igugroom natin to mga keepers. Ayan guys. So ayan mga keepers, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na to guys. Ayan. 5 minutes later. So ayan mga keepers, maraming salamat guys sa pagsama ngayong araw na to. I hope meron naman tayong natutunan sa ating beta question and answer. So sa mga gustong magtanong pa dyan, so comment lang kayo sa video na to guys. Then subscribe sa channel ko mga keepers at i-on ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. So ayan guys, sa susunod na naman na mga episodes natin ng pag-beta fish, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So see you next time mga ka-keepers. Fish out. Bye-bye.